Hello guys, lumamig na naman ang panahon guys. Mahangin at lumamig umpisa kahapon. Kaya lalagyan ko ng ganito yung tinanim ko na dalawang puno. Yan. Container ng 1 gallon of milk guys. Inutasan ko lang siya sa ilalim. I mean, tinanggalan ko ng kasi ito guys oh na nalamig. Mayroon pa pala isa oh, dapat lagyan ko pa rin. Oh, itong isa nalagyan ko na, so tatakpan ko na lang 'yan. Okay. Para hindi mano ng lamig. Tapos lagyan ko muna ng tubig. Ito lang muna, buti ito lang muna natanim ko. Yan, nalagyan ko pa 'yan yung ano 'yan, sirili, celery. Ito guys, kasi ito mabango to guys, maganda, magandang bulaklak nito, mabango, grabe yan din guys. Oh, mabango din yan guys, bulaklak na yan. So tatakpan ko siya guys, tatakpan ko siya para hindi siya ma-frozen, kasi bumalik na naman ang lamig, siguro bukas lalong lalamig pa. Kaya siguro mapalid ng hangin ah. Tapos ayan, gagawa pa ako ng isa para hindi yan ma-frozen. Itong plan na ito guys, may resistance siya yan. Aking nagawang garden ready for planting. Siguro yung iba kong pinaugat i-plant ko dyan for temporary lang naman, kung makakita ako ng mas maganda pantanim pwede ko naman tanggalin. Ito hindi ko alam kung anong klaseng halaman ito, pero alam ko ano yan, pang decoration yan eh. Subong na lang siya. Kuha pa ako guys ng isa pa. Isang container, bubutasan po. I mean, tatanggalan ko ng ilalim para malagay, takpan ko yung isa pang tinanim ko. Oh, akala ko tuloy-tuloy na yung ang ganda ng panahon sa summer, kasi para makapag-start na ako ng garden everyday. Yun pala, bumalik na naman ang lamig, kaya hindi pa namin nalinis dito guys. Oh, dito medyo malawak yung sa likod para gardenan guys, pero ayoko mag-garden dito kasi yung dyan sa corner mayroon silang ano, aso. Tapos yung aso doon tinatapon sa likod nila, iwan ko ba, parang mayroong aisle kasi yan dyan, yung between both bakod ba, tapos dyan yan nilalagay sa gitna eh. Yung sometimes yung smell ba ng ano, naaamoy ko eh, kaya ayaw kong mag-garden dito, doon na lang sa harapan. Lawak pa naman dito, pero maybe someday pag namatay yung aso nila. Grabe si Big Lars, pinapanalangin pumatay yung aso. Kawawa naman yung aso, nandyan lang sa ano, nandyan sa, ayun o. Oh. Tapos nung winter, nandyan lang din yan. Minsan naririnig ko nagkukuskus yung aso. Siguro kahit ano, kahit blanket wala. Grabe sila. Pero karamihan naman dito yung aso nila nasa loob ng bahay. Ito parang ano, not acceptable for me. So, mahangin talaga guys, matuto na siya.
See you guys. Thank you so much.